Hey everyone, it's Paolo here, and in this video, ituturo ko sa inyo kung paano kumita ng cryptocurrency sa Binance. Okay, welcome back to my channel. Now, if you're brand new, my name is Paolo Beringel, and I teach people how to make money online with affiliate marketing, cryptocurrency, and paid advertising. So kung gusto mong makareceive ng ganitong videos, make sure that you hit the subscribe button and turn on the notification bell para ma-receive mo din yung updates pag naglabas ako ng bagong video. So in this video guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba ako kumikita ng cryptocurrency na hindi ko kailangan ng trading, walang mining, walang recruiting, and hindi mo kailangan kumausap ng ibang tao. So ang ituturo ko sa inyo ay ang tinatawag natin na Binance Earn, at ituturo ko sa inyo yung simple steps. So tatlong steps lang ituturo ko sa inyo para kumita din kayo ng cryptocurrency sa Binance, and this is going to be a Binance Earn full tutorial. So ito yung simple steps guys. Ang step number one is to create a Binance account. So kung wala ka pang Binance account, ang kailangan mong gawin is mag-create ng bagong account. So ilalagay ko yung link sa description ng video. So, pag-click nyo yung link or sa pinned comment, kailangan nyo lang mag-create ng free account with Binance, and then ito yung itsura niya. Kailangan mo lang ilagay yung email mo and password, and then create an account. Kapag na-complete mo na yung step na yan, highlight natin to, step number one. So, na-kompleto mo na yung step number one. Ang next step is to buy your cryptocurrency. So, ito ngayon yung interest na kinikita ko dito sa Binance Earn. Now, bago ka kumita ng interest, kailangan mo munang bumili ng cryptocurrency, right? So, kung wala ka pang cryptocurrency, kailangan mong pumunta dito sa, balik tayo dito sa Binance, balik tayo dito sa homepage ng Binance. So, ito na ngayon yung itsura ng Binance kapag first time na nakapag-login ka sa account mo. And then, mapapansin mo dito na kasi madaming mga links, so pwede kang madaling maligaw dito sa loob ng Binance. So ang una mong gagawin is bago ka bumili ng cryptocurrency, make sure na iset mo yung tamang currency. So kung halimbawa nasa Amerika ka, or kung gusto mong gamitin yung US dollars, so ito nakikita mo US dollars, and then i-click mo yung pay with, tapos click mo tong arrow, pwede mong iset yung currency na gusto mong gamitin. So halimbawa kung nasa in my case, nasa Australia ako, so ang gagamitin ko is AUD, Australian Dollars. Kung nasa Pilipinas ka, obviously it's PHP. So pwede mong ilagay PHP, then iset mo yan as PHP. So iset natin yan into, let's say, in my case, kasi nasa Australia ako, iset ko siya into Australian Dollars. Okay, so yan yung una mong gagawin. And then kapag bibili ka na ng cryptocurrency, pwede ka nang mamili dito sa mga different cryptocurrency. And ang kailangan mo lang gawin is i-click itong button na buy now. So madali lang sundan, click mo lang yung buy now. So ito na ngayon guys yung page kung saan pwede kang bumili ng cryptocurrency. And madali lang siyang sundan. So ito makikita nyo, ito yung BTC or Bitcoin, and ipinapakita nyo yung current price ng Bitcoin. Then dito sa right side, makikita nyo yung nakalagay na buy crypto. Tapos, depende kung ano yung currency na gamit mo, ipapakita niya sa iyo yung minimum amount na kailangan mong gastusin and yung maximum amount na pwede mong gastusin or pwede mong bilhin. So, kung halimbawa US dollars yung currency na gamit mo, makita mo dito na ang minimum spend is $15 and ang maximum spend is $300. Pag isinet ko yan into, let's say, PHP, okay, so Philippine Pesos, so, sinasabi niya dito na ang minimum amount na kailangan mong bilhin is 780 pesos. So, madali lang, right? Tapos, ang pinaka-maximum amount na pwede mong bilhin is 14,500 pesos. So, pag sinet mo yan into, let's say, 779, hindi niya tatanggapin kasi ang minimum is 780 pesos. Pag sinet mo naman into 14,501, hindi rin niya tatanggapin kasi ang maximum mo is 14,500. Kung gusto mong bumili ng mas madami, pwede mong i-click itong link na nakalagay increase the limit, then i-increase mo lang yung limit, sundan mo lang yung steps. So, let's say for example, ang gagastusin mo is 14,500 pesos worth of Bitcoin.
So ito na ngayon yung cryptocurrency. So ang example na sineset natin ngayon is Bitcoin. Pwede ka din mamili ng ibang cryptocurrency kung gusto mo ng Ethereum, halimbawa ETH. Pwede mong gawin yan. So yan, lalagay mo yung Ethereum. Tapos kung iba, ito yung iba pang mga cryptocurrency na pwede mong bilhin. So balik tayo din sa Bitcoin kasi ito yung pinaka-common. So makikita nyo guys, napakadali lang kasi kapag nilagay mo yung amount in pesos or depende sa currency na gamit mo, automatically, kino-convert na niya yan into kung ano man yung cryptocurrency na bibilin mo. So kung Bitcoin, ito yung pinaka-amount in Bitcoin or yung value niya sa Bitcoin. So ang kagandahan nito is hindi mo kailangan maglabas ng $56,932. And pwede kang bumili ng Bitcoin in small chunks, right? So ito nga, 14,500 pesos worth of Bitcoin kung nasa Pilipinas ka or kung nasa Australia, gaya ko nasa Australia, pwede akong bumili ng value up to 390 Australian dollars, right? So madali lang sundin. So balik natin to into US dollars para din sa mga kababayan natin na nasa US or America. So ang maximum nila is 300 US dollars. So iset natin siya as 300 US dollars. Ito ngayon yung Bitcoin amount na makukuha mo. And then after nyan, ang next step is kailangan mo lang iset kung gusto mong magbayad by credit card, Visa, MasterCard, credit card, or debit card. Pwede yung debit card basta may pondo. Kung gusto mo ng bank account, pwedeng P2P trading or pwede rin na other payments. Pero ang pinakamadaling paraan is gamitin mo na lang yung card. So credit card or debit card, pwede yon. Tapos i-click mo lang yung buy BTC. So sundan mo lang yung steps, lagay mo yung card number, expiry date, CVV, click next, complete the purchase. Kapag nakompleto mo na yung purchase, then nakompleto mo na din yung step number 2, right? So step number 2 is buy the crypto. Pag nabili mo na yung crypto, punta na tayo ngayon dito sa step number 3, which is transfer your crypto, because ang papakita ko sa inyo is again, paano ba pwedeng kumita ng cryptocurrency on Binance na hindi mo kailangan magtrabaho, hindi mo kailangan mag-trading, mag-mining, walang recruiting, walang affiliate marketing, talagang maglalagay ka lang ng cryptocurrency tapos babayaran ka nila ng interest. So kapag nabayaran mo na yan, ang next step is pupunta ka dito ngayon sa wallet and then punta ka ngayon sa overview. So madali lang siyang sundan. So again, transfer your crypto yung next step mo. Pag pumunta ka ngayon sa overview, dito mo na ngayon makikita yung mga cryptocurrency na nabili mo. And yung pinaka, ito yung overview, ito yung pinaka-overview niya na kung ano yung pinaka-parang total ng cryptocurrency. So in my case, ito yung total Bitcoin amount na meron ako dito sa account ko. And ito yung total or yung equivalent niya into US dollars. So, kung gusto mo makita yung mga cryptocurrency depende sa binili mo, dito mo i-click. So, nakalagay fiat and spot. Tapos, ito yung mga different cryptocurrency. So, i-click mo lang yan. And then, dadaling ka niya dito sa page na nakalagay fiat and spot. So, dito mo makikita yung total ng cryptocurrency mo and yung total in terms of the currency. So, sa US dollars. Ngayon, pag nag-scroll down ka ng konti, dito mo na ngayon makikita yung mga different cryptocurrency o yung mga coins. So, halimbawa, dito sa search coin, hanapin natin yung BTC or Bitcoin. So, ito makikita mo, meron akong Bitcoin and makikita mo yung equivalent. So, yung total value, available value, and yung total value niya in terms of dollars. And depende yan kung ano yung cryptocurrency na bili mo. So, pwede mong ilagay is Ethereum, halimbawa. So, ito yung total Ethereum na meron ako sa account ko. Ito yung available Ethereum. At ito yung value niya in terms of BTC. So, kino-convert lang niya into Bitcoin para madaling makita. So, ito yung pinaka location kung paano mo ma-check yung mga different cryptocurrency na meron ka. So, pwede mong gamitin tong search coin function. Or kung gusto mo, pwede ka lang mag-scroll down and then hanapin mo na lang yung cryptocurrency. Pwede mo rin siyang i-filter. So, depende sa, let's say, alphabetical order. So, yan, makikita mo by alphabetical order. So, pwede mong laruin yan. Ngayon, kung halimbawa, balik tayo dito sa BTC. So, sa Bitcoin.
So again, ang gagawin natin dito is gusto nating kumita yung cryptocurrency natin. So ang question is, paano ba ako kumita ng cryptocurrency interest dito sa Binance? Makikita nyo dito, right? So ito yung USDC ko, meron akong kinita. Ito yung Uniswap, ito yung kinita ko. Meron din akong Tron. Ito yung kinita ko niya na interest, and then USDT, and then ito yung kinita ko na interest. So ang tanong, paano ka ba kikita sa cryptocurrency mo nang wala ang ginagawa? So simple lang guys, pupunta ka dito ngayon sa spot. Tapos makikita mo dito, may option sa may kanan, nakalagay dito, earn. So pag kinlik mo yung earn, so isusum natin yan, makikita mo nakalagay flexible savings. So i-click mo yung flexible savings, tapos dadaling ka niya dito ngayon sa page na to. Yan, ito na yung tinatawag natin na Binance Savings. So itong Binance Savings guys, ang pinaka-simplest way of earning is to lend and earn. So bali ang gagawin natin is kapag bumili ka na ng cryptocurrency, itatransfer mo yung cryptocurrency na yon and ipapahiram mo yung kay Binance, and then in return, babalikan ka ngayon ni Binance ng interest. So babayaran kanya ng interest. So ang pinaka-recommendation ko is, kasi may dalawang option eh. So merong flexible savings and meron din tinatawag na lock savings. So kung gusto mong malaman kung ano yung difference ng flexible savings and lock savings, if you scroll down, makikita mo itong FAQ dito sa page nila, right? So para hindi ko na-explain sa iyo isa-isa, basahin mo na lang itong FAQ. Pero ang pinaka-recommendation ko guys is yung flexible savings. Kasi dito sa lock savings, makikita mo dito, sa lock savings, mataas yung interest niya pero nakalock yung cryptocurrency mo. So meron silang 7 days, 14 days, 30 days, 90 days. So ayoko nang nakalock kasi, kaya gusto ko ng flexible kasi anytime pwede kong i-withdraw yung cryptocurrency ko and hindi ako kailangan maghintay ng 7 days or 14 days kung kailangan kong i-withdraw, right? So ang kailangan mo lang gawin dito guys is dito sa flexible savings, halimbawa Bitcoin. So para ma-transfer mo, kasi again, itatransfer natin yung crypto, parang lumalabas kasi itong flexible savings, para ka lang nagsisave ng pera sa banko. So ang difference lang is ang ginagamit natin dito is cryptocurrency. And kapag kinumpare mo, automatic 7 days kasi ito eh. Pag kinumpare natin to dito sa cryptocurrency, mas malaki yung return, right? Or malaki yung interest kumpara sa banko, sa pera. So halimbawa ito, Bitcoin. In 7 days, average per year return, ang makukuha mong return is 1.2%. So pag kinumpara mo yan sa banko mo, mas malaki yan, di ba? So ang kailangan mo lang gawin guys, halimbawa may Bitcoin ka na, click mo lang yung transfer, tapos ikiklik mo dito yung amount, kung ilan yung Bitcoin na gusto mong i-transfer or ipahiram kay Binance. So pwede mo din gawin is i-click mo yung maximum. Ayan, nakalagay maximum. Tapos, agree to the terms. Ayan. Tapos, ikiklik mo yung transfer confirm. Pag kinlik mo yung transfer confirmed, ang mangyayari niyan ngayon is itatransfer nila yung cryptocurrency mo. Tapos, magsisimula ka na ngayon, kumita ng interest. Nakalagay dito sa FAQ nila. Ipapakita ko sa'yo. Ito yung FAQ, di ba? Nakalagay. So, dito guys, nakalagay. Sa FAQ nila, am I guaranteed to earn interest on Binance Savings products if the crypto markets go down? So nakalagay dito, yes, the interest rate on each product is guaranteed. So kahit bumaba yung cryptocurrency, talagang babayaran ka pa rin nila ng interest. And then dito, nakalagay din dito, what happens to my funds when I subscribe them to a flexible savings product? Nakalagay dito guys, after subscribing, you will receive flexible savings assets. Interest calculation starts on the second day. So, paano mo ba mag-check yung interest? So, babalik ka lang dito guys sa taas. Tapos, kiklik mo yung dito sa earn history. Sa orders, tapos earn history. Then, papupunta ka dito sa page na to. So, dito sa subscription, dito mo makikita yung mga different cryptocurrency na ininvest mo. So, ito yung example ko. Nag-invest ako ng Uniswap, USDT, Tron, tsaka USDC. Tapos, ito yung mga investment ko. Para ma-check mo ngayon yung interest, pupunta ka lang dito sa interest. And then yan. Makikita mo yung pinaka-timestamp. So, para ma-compare mo, madali lang, punta ka sa subscription. Tapos, halimbawa sa Tron,
ito yung timestamp tsaka date. And then pag pumunta ka sa interest, ang sabi nila after 2 days, magsisimula ng kumita yung ininvest mo. So ito, makikita mo yung pinaka timestamp and date. And totoo nga, nagsimula ng kumita yung mga ininvest ko. And ayan na yung makikita mo, yung amount na kinita nung account ko. And then kapag pumunta ka naman dito sa wallet and then sa earn, dito mo naman makikita yung pinaka-summary na ito yung estimated value na ininvest ko and so far ito na yung kinita na interest. And again guys, ito yung cumulative interest na kinikita ng mga investments ko. And again, ang kagandahan nito is wala tayong kailangan gawin na trabaho kundi bumili lang ng cryptocurrency and then i-invest yung cryptocurrency sa Binance Savings or Binance Earn. So, hindi mo kailangan mag-trading, hindi mo kailangan mag-mining, hindi mo kailangan mag-recruit ng ibang tao, hindi mo kailangan kumausap ng ibang tao. Ang ginagawa lang natin dito is, again, 3 simple steps. Create a Binance account, buy the crypto, transfer the crypto, tapos sa huli, dito na ngayon papasok yung sit back, relax, and earn passive income. So, makikita mo dito sa account ko, automatic, wala akong ginagawa kahit tulog ka, nakabakasyon ka, kumikita yung pinasok ko na cryptocurrency ng interest. And makikita mo dito, di ba? Everyday, kumikita siya ng interest. So, yan yung Binance Earn. And ito yung paraan kung paano kumita ng cryptocurrency on Binance. And ang tawag dito is Binance Earn Tutorial. So, for those of you guys na gustong pumasok sa cryptocurrency and kung gusto nyong kumita ng cryptocurrency on Binance, again, ilalagay ko yung link sa description ng video para makapunta kayo dito sa page na to. Sign up lang kayo ng free account sa Binance tapos sundan nyo yung steps na pinakita ko sa inyo. Bili kayo ng cryptocurrency and then i-transfer nyo dun sa Binance Earn. And then after the 2 days, 48 hours, I believe, magsisimula na kayong kumita ng cryptocurrency and yung interest ng mga investments ninyo. So, I hope that you like this video guys and I do hope that you will take action. If you like this video, please give it a thumbs up or a like. And if you like this kind of videos, make sure na mag-subscribe kayo sa channel ko and turn on the notification bell para ma-receive nyo din yung updates pag naglabas ako ng bagong video. So, thank you for watching guys and I wish you all the best and God bless.